Magandang araw mga kaibigan, mga kabayan. So siguro ay alam niyo na rin na naisuhan na ng korte ng Muntinlupa ng Juan Topares, itong si General Bantag at si Zulueta, at anumang oras mula kahapon ay pwede na silang arestuhin. And then ano ba ang posibleng gawin dito ng kampo ni General Bantag at Zulueta? So, posibleng payuhan nila na sumuko na lang at harapin na lang ang kaso para mas mabilis. Kasi kung magtatago pa siya, madidelay ng madidelay yan, tatago. Eh, ganun din naman, kapag nahuli ka, eh, back to square one. Pwede naman silang pag nahuli, eh, mag-file. Bagamat ito ay non-bailable, murder to ay non-bailable. Pero, kahit naman ho non-bailable ang kaso, ay pwede pa rin mag-file ng petition for bail. At kapag napatunayan nila na the evidence of guilt is not strong, edi magagarantiyahan sila or mapapayagan siya na magpiyansa itong si Bantag at si Zulueta. So hindi natin siyempre alam kung ano ang plano or strategy ng defense group or defense panel ni Bantag at Zulueta. So abangan natin. Pero yun nga, pwede siya magtago. May kasabihan tayo, you can run, pwede siyang tumakbo. You can run but you cannot hide. Although nagawa yan ni Senator Lacson ng napakatagal na panahon. Hindi ko sure ha, nabalitaan ko lang pero hindi ko sure. Diyan daw yata sa parteng Mindanao nagtago si Senator Lacson dati nung siya ay wanted din ng gobyerno. Ito si General Bantag, eh, hindi natin masabi rin kung siya ba ay patuloy na magtatago at mag-aabang-abang na lang ng sa susunod na administrasyon na medyo kakampi sa kanya para siya ay sumuko. Hindi natin alam, ano, naglalaro lang yun sa ating isipan. Siya ba ay magtatagumpay sa pagtatago sa loob ng 5 years or 6 years at yun nga, maghihintay siya ng administrasyon na kumbaga ay friendly sa kanila, sa kanyang kampo. So sa ngayon, sa ganang akin ay mas maganda para sa akin lang naman ito, hindi para sa mga vloggers ni Bantag at Zulueta, hindi para sa akin lang, tingin ko lang. Para sa akin, kung akong tatanungin, ay sumuko na lang at para bumilis yung takbo ng kaso, patunayan niya. Marami naman diyang masisilip siguro na defensa. Eh, siyempre, hindi natin matatalakay dito ang merits of the case. Bukod sa ito nga ay nasa korte na, ay meron na tayong tinatawag na sub-judice rule. Dahil nasa korte na nga yan, ay papasok na yung sub-judice rule na hindi natin pwedeng i-discuss ang merits of the case. Sa publiko, hindi pwede. So yun lang, tayo ay magagawa ng mga teorya na kung tayo ang, halimbawa tayo ay abogado niya, ay ganun lang, ay advice ko, sumuko, para nga bumilis na ang takbo at harapin na lang. Siguro naman, sa aking tingin ay makakita naman sila dyan ng posibleng loopholes or ikakibutas sa mga ebidensya ng prosecution. Sapagat sa criminal case nga, gaya na aking nabanggit dati, ay kailangan lang naman ay mag-produce ka dyan ng konting doubts. Kapag nakapag-create ka ng gahit katuldok na doubts or duda, ay kahit ang judge ay naniniwala na ikaw ay guilty, ay wala siyang magagawa dyan kundi i-acquit ng akusado. Kahit pa personal siyang naniniwala, kahit ang judge ay personal na naniniwala na ginawa ng isang akusado ang krimen, ay dapat niyang i-acquit pa rin ito kung mapapalabas ng depensa na mayroong kasinlaki ng lamok, kasinlaki ng tungaw na doubt or pagdududa. Pero gaya ng akin nabanggit din dati, meron mga judges na kahit may doubt ay tinutuluyan pa rin. Yan ang masaklap sa ating justice system. Maaaring sila ay napipresyo, natatakot sa partido noong namatayan. Hindi natin masabi, no? Pwedeng ganun, natatakot. Or dahil nga sa nangibabaw yung kanilang emosyon ay pinagpapalagay na lang nila na ay doon ka na lamang sa Court of Appeals mag-discuss na yung depensa. O bahala na dyan ang Court of Appeals, bahala na ang Supreme Court. Kahit pa may singlaki ng kalabaw na duda, ay tutuluyan muna kita dito sa baba, dito sa Regional Trial Court. Meron hong mga judges na ganyan. Sila ay tao rin ho lamang na napapangibabawa ng emosyon, natatakot sa mga nananakot kung meron man, na may mga political influence din, may mga politikong nag-i-influence siya sa kaso. Yan ho ay nangyayari talaga sa Pilipinas. At yan naman ho ay open book. Ay siyempre, hindi naman naamin ng mga judges na ganyan ang nangyayari. Ano? Okay, shout out sa inyo.